ng for today guys ay magluluto po tayo ng papaya na may gata. Kailangan po guys ang ating papaya ay lalagyan natin ng asin at lalamasin natin sa asin guys. Pagkatapos po natin babanlawan. So babanlawan natin ng 3 beses guys hanggang matanggal yung alat. So maghihiwa tayo ngayon ng ating talong. So ang ginamit kong talong guys ay puti. Aywan ko po kung familiar po ako sa kayo sa ganitong kulay na talong guys. So 2 piraso na talong at pinaghihiwa-hiwa. Tapos magbabala tayo ng sibuyas. So ang gagamitin nating sibuyas dito guys ay 1 piraso lang. At kamatis. Din magagayat din tayo ng ating bawang and luya. So itong ating menu for today guys ay masarap po to siya, masarap. So siguro madalang lang sa atin lalo na pa sa mga Tagalog ano na magluluto ng gata na papaya. So ang ating papaya ay ating hahalo, sasamahan natin ng malunggay. Tapos magpipiga na tayo ng ating nyugay. Mas maigi po din po guys na maglalagay tayo ng mainit na tubig or maligamgam na tubig guys sa ating nyog po guys para yung gata talaga ay lalabas talaga siya. So itatabi muna natin ito. Then magsisimula na tayong mag-isa sa ating lulutuin ngayon. So maglalagay tayo ng mantika. So, ang paglalagay naman ng mantika guys ay depende rin sa inyong kantsa. Tapos lalagay na natin yung ating bawang. So ang pagluluto naman ng bawang guys mas maigi or mas maganda na gagawin natin itong golden brown. Naglalagay tayo ngayon ng luya. Tapos isusunod natin yung ating sibuyas. Tapos isusunod natin yung ating kamatis. So lulutuin na natin itong mga ating mga sinasahog guys. Lutuin natin ng maigi para yung ating niluluto, yung ating gulay ay hindi madaling mapanis. So magdadagdag din tayo ng 1 teaspoon of pamintang durog. Then paghalo-haloin lang natin ito. Tapos ilalagay na natin yung ating papaya. Ito po yung papaya natin ay nilamas na natin to sa asin. At syempre guys, mabanlawan nyo po yan ng 3 beses guys. Hanggang mawala yung alat ng asin. Din paghalo-haloin lang natin ito. Then maglalagay tayo ng patis. So ang paglalagay naman ng patis guys ay depende rin din po yan sa inyong panlasa. So sa akin ang nilalagay ko po ay 4 na ginagamit ko po yung pang sukat guys, yung takip po ng ating patis. So din tatakpan natin ito at pakukuluan para lambutin na natin yung ating gulay. Then paghahaluin natin ulit ito. At
ilalagay na natin yung ating talong. Din paghalo-haluin hanggang ito ay maluluto. Ilalagay na natin yung ating purong gata, guys. So ito po yung nilalagay natin po ay ito po yung pinakaunang gata, guys. Purong-purong gata siya. Maglalagay na rin tayo ng paprika, guys. Ito naman optional din naman. Ang paprika po, guys, ay dagdag din po panlasa, guys, at pagpakunin na rin ng ating niluluto. At nag-additional din tayo ng curry, guys. Curry powder. At maglalagay tayo ng asin, 1 teaspoon of salt. So ang salt po, guys, ay depende rin po 'yan sa inyong panlasa. Yung lasa po ng ating niluluto, guys, depende po yan sa inyong panlasa, ha? At maglalagay tayo ng kunting-kunti lang, guys, ng bitchin po. Ako din, paminsan-minsan lang ako naggumagamit ng bitchin po, guys. Pero pwede rin pong wala yung bitchin, guys. Kasi hindi kasi healthy ang bitchin, eh. Tatakpan muna natin ito at palalambutin natin yung ating gulay. Ilalagay na natin yung ating malunggay. So, mas maganda rin, guys, meron tayong kunting naiwang sabaw. Mahirap yung tuyong-tuyo. Kasi pagkata, kasi masarap ang sabaw niya ni. Pwede na natin i-serve. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat, guys. Bye! Pwede na natin kainin ito.